Bibi! Kapiling mo na ang Bibi mo sa radyo na nagsasabing, huwag nang magpapansin sa crush kung hindi ka naman marunong mag-toothbrush. Nako, okay lang yan. Oo, isa nga yan sa mga trabaho ng face mask, diba? Yung protektahan ang pang-amoy ng iba laban sa napakabaho mong hininga. Ay nako, pero minsan din kasi yung sarili na rin natin yung kalaban natin kapag ganyang nakasuot tayo ng face mask, diba? Yung tipong pagsuot mo ng face mask, masasabi mo na lang, ano yun, ang baho? Amoy ba? Ano yun? Tapos marirealize mo na lang, ay oo nga pala, humihinga nga pala ako. Oo nga pala, nagsasalita nga pala ako. Diba? Kaya maniwala tayo sa kasabihan na less talk, less baho. Pero aminin nyo, diba, nakakahiya talaga na kapag ganyang usaping hygiene, mabaho yung hininga mo. Yan yung isa sa mga nakakahiya. Diba? Kung papipiliin ako, mas okay sa akin yung mabaho yung paa ko kesa yung mabaho yung hininga ko. Kasi yung paa, given yan, na inaapak kung saan-saan, diba, nagpapawis. Pero yung hininga, utang na loob naman, may toothbrush naman po tayong tinatawag. Diba? At kung laging mabaho yung hininga mo at natural na yan sa'yo, ang mapapayo ko lang, huwag mo na kasing ginagamit pang mumog yung tubig ng inidoro. O di naman kaya yung tubig na nagbara dun sa lababo. Huwag na yun. Naku, ito si Biboy. Bibo, kababalik lang galing sa sakit. Kadugyutan na naman yung pinag-uusapan. Oo. Ay nako, pero minsan kasi may mga pagkakataon din talaga na bumabaho yung hininga natin kapag number one, hindi tayo nagsasalita. 'Di ba? Nai-stack yung laway natin. Yaks talaga 'yun, Kuya Joshua, 'di ba? Yung tahimik ka lang sa Gedli pero hindi nila alam na lalaban na 'yung hininga mo. 'Di ba? Yung mga tahimik lang sa Gedli pero nanunuyo na 'yung laway sa gilid ng labi. Ganyan. 'Di ba? Sunod diyan 'yung kapag gutom ka na. Ayun, umaangat na 'yung amoy ng bituka mo palabas ng bunganga mo. Yung amoy na nagto-throwback hanggang dun sa kinain mo last Noche Buena last year. Kaya yung kung usapang baho ng hininga, nako, isa yan sa mga factor na nakakahiya kapag number one, may interview. O, diba? Kapag may kakausapin kang hindi mo ka-close o hindi naman kaya yung nako-conscious ka na. Kasi ito yung pinaka-conscious pala sa lahat, mga bibi. Yung kapag first date mo. Oh, imagine, 'di ba? Ang ganda-ganda ng OOTD mo, maraming laman wallet mo, ang bango-bango mo. Ang lambot-lambot ng kamay mo, ang fresh-fresh mo tignan, tapos 'tong nagsalita ka, wala na, uwian na. Pagkasabi mo ng hi, sinagot kanya ng bye. Nako, tanggapin mo na single ka ulit pag-uwi. Oo, from the top ka, toothbrush ka muna. Pero isa lang 'yan sa mga factors o ganap tuwing first date. Ikaw ba? Ano bang memories or plans mo para sa iyong first date? Nako, kung nakaka-relate ka, baka para sa iyo ang BB Time hugot natin ngayong gabi. Kaya naman mamaya, abangan mo 'yan. Pwede mong ibahagi ang kwento mo sa radyo tungkol sa usaping ito. I-PM mo 'yan sa aking Facebook Messenger, DJ Biboy Bibo, DJ Biboy Bibo. At maya-maya ay sabay-sabay natin 'yang pakinggan at pag-usapan para pa rin po sa ating BB Time. Mamuli, kapiling mo DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Pwede mong makatabi hanggang mamayang alas 12 ng gabi. Pero sa ngayon, shoutout muna sa pinsan ko na si KZ Montedramos at sa nanay ko na nakikinig ngayon, si Mama Glo. Oo, hintayin niyo pa ba akong makauwi? Wag na, tulog na kayo. At ngayon, kasalukuyan ako mag-iiwan ng awitin para sa mga nagsasabing having you near me na sana, kaso ang baho ng iyong hininga. Here's having you near me by Air Supply, hatid sa'yo ng 101.1, yes, the best.